Hi guys, good morning or good afternoon pala. Time check is 12 o'clock. Magwa 1 o'clock na and I'm still in my bed. Still here in the bed. Nakapasok na si Daddy and si Baby. And ako, wala akong pasok. So, nandito pa rin ako. So, meron akong gagawin today. Mag-unboxing ako nung isang product na patagal-tagal ko na talaga siyang gustong gamitin. And very pricey siya, pero kaya naman. And nakakatuwa kasi siya yung bago or latest products. Bagong product nila and bagong device. So, ito po yung current situation ng mukha natin. Guys, kasi nagumamit ako nung Rejuve. So, ang mukha ko kasi sometimes ayaw na niya yung sobrang exfoliation. So, parang nag-double exfoliation ako. Kaya, tinan mo nyo, this is the current situation. I have so much, like, this one is dark spot. Yan. Tsaka, ayan guys. Tapos, yan, sobrang dami na namang blemishes. Ganyan po yung mukha ko kapag gumagamit ako ng Rejuve. So, kumbaga parang ayaw niya na masyadong matapang na yung ginagamit ko. So, nag-stop na ako, kaya ang naiwan na lang ganyan. So, recently, ang ginagamit ko naman na yung Atomico na product na dati ko pa naman yun. Talagang kapag ako nagkaka-pimples na, dinidisregard ko na yung mga product, current products na ginagamit ko. Ang ginagamit ko talaga lagi, yung product ng Atomy. Talagang yun, isa yun sa mga nakapagpawala ng pimples ko. And then, eto. So, ngayon, i-unbox ko yung product na yun. Tingnan natin. So, walang filter yan, guys. Kitang-kita nyo naman ang blemishes. Yan. So, dumating siya kahapon. Kaya lang, sabi ko ngayon ko na lang siya i-unbox. So, gamitin natin siya for, let's say, for 2 weeks. Na yun lang ang ginagamit kong cleanser. Yung cleanser na yun, plus yung, lagyan natin, gamitin natin yung product ng Dear Face. At saka, meron akong ginagamit na product ng Lux. Lux Skin. Lux Skin ba? Basta Lux. Ng Lux. Ano siya? Yung whitening siya. At saka nga pala guys, maikwento ko na rin. So, ang i-workout ko talaga this year is mapapalitan ko na to. Nakita niyo po ba yung difference? Alam ko, alata niyo guys. So, yung color nitong apat na to is my Pix Bridge. Kaya kahit anong whitening ang gawin ko dito sa mga natural teeth ko, hindi ko siya mapapawhiten. Kasi, eto. So, since matagal na rin naman atong ngipin na to, and sabi ni Dr. Ramil ng Northern Dental dito sa Canada, sa Alberta, Grand Prairie, mahigit na to. So, 2012 ba to? Bago ako manganak kay Baby or nakapanganak na ako kay Baby. Oo nga pala, shoutout pala sa ano. So, ito, matagal na to. So, kung 2012, magta 13 years na to, guys, this year. So, talaga, ang tinatagal naman daw po pala talaga ng fixed bridge is 10 years or more. So, parang buhay pala to ng aso, no? So, ang current, tinatamad nga lang kasi ngayon talaga dapat pupunta ako doon at magda-down na ako para masimulan na nga ito. Masimulan na kasi yung benefits namin for this year, yun na yung gagamitin ko plus magdadagdag ako ng 1,800. So, yun nga guys, oh, di ba? Kitang-kita nyo yung difference. Kahit anong gusto mong pabuti, hindi mo siya pwedeng ilayo sa kulay nito. Kasi magiging yellow to, tapos ito sobrang puti. So, yan. Tapos nakakatuwa kasi yung plano niya talaga. After nito, kasi nagkaroon ako ng mga major pasta na ginawa. So, nagamit yung
nagamit yung benefits ko last year. So, nagre-reset naman daw yun every January. Pero kay Daddy, meron pa akong natirang 2,000 something sa kanya. So, i-claim namin yun. Yung predetermination na yun. Plus, yung ngayon. So, gagamitin natin na ngayon yung bago kong ano. And, yun. So, to this year yan. Then, after daw noon, kita nyo po dito. Meron akong mga walang teeth. So, ang gagawin naman ni doctor is lalagyan siya ng fill. Parang magpa-plant siya. I forget kung ano yung sinabi niya. Basta i-fill up niya yung mga teeth na yan, na walang teeth. So, let's maximize. Let's use our benefits. Sayang naman yung binabayad natin. And it was benefits that given by our company. So, gamitin natin. Let's make use of it. And thank you to Industrial Alliance. Thank you sa Foremost na company ng asawa ko and sa company ko sa Visik na nagbigay ng benefits na yun. So, yun na nga. Napalayo tayo dun, guys. So, yun. So, ito naman tayo, guys. Kung nakita nyo before itong mga marks na to, ito. So, nung kapanahunan ng pandemic, kapanahunan din ng stress, kapanahunan din ng mga scam sa buhay ko, kapanahunan din ng marami akong pimples. So, tingnan natin, guys, kung anong maidudulot nung bagong machine na yun or bagong product na yun na gagamitin ko. And, kilala na siya, guys. So, i-introduce ko yun sa inyo. I-unbox ko then while I'm eating kasi di pa ako kumakain. So, i-unbox ko siya and gagamitin ko mamaya. And ang nakakatuwa doon, pwede mo siyang i-connect. May US, meron siyang Bluetooth. Pwede mo siyang i-connect. Dinownload ko na dito sa iPhone 13 ko. Dinownload ko na yung apps na yun. Tapos, what do you call this? Ibu-Bluetooth ko na lang siya para maging ma-pair siya, ma-connect siya. Tapos, pwede ko siyang i-ano yung face ko. Pipicturean ko yung face ko. Tapos, malalaman niya kung ano yung mga what do you call this? Mga part na kailangan kong i-cleanse. Kasi yung device na yun, nakakatuwa. Pwede, iba-iba yun. May sensitive, may acne prones, meron mga normal, merong oily, ganun. So, ang kinuha ko is yung blemish na lang. Kasi ang dami kong blemishes dito. Kasi blemishes and ano, parang malapit lang din siya sa acne. So, meron siyang kasamang cleanser. So, device and cleanser yun. So, maya-maya, I will get up na tapos bubuksan ko yun, guys. So, stay tuned, guys. And maraming salamat sa walang sawang nanonood sa videos ko. And, kumbaga parang, ang sarap-sarap lang mag-share. Share ng mga family, like daily events na nangyayari sa buhay ko. And, sobrang, some of you knows who I am already. Yung mga sumusuporta dati pa sa vlogs namin. And thank you so much, guys. Kung ikaw ay isang katulad ko din na gustong-gusto mo yung nag-share ka ng mga nangyayari sa life mo or yung may mapupulot din ang mga tao sa buhay mo, gusto mo mag-vlog, umpisahan mo na ngayon. Kasi dati-rati sinasabi ko kung 2002 nag-start na akong mag-vlog, ano na kaya tayo ngayon? Kasi that time, hindi pa masyadong boom ang vlogging. Eh, nasa ano na ako eh. Ang course ko nun is mass communication major in broadcasting. What if kung nag-start na kami ng mga kaibigan ko nun? Kung nakisabayan na kami noon? Di sana hindi ganun kahirap yung monetization requirements noon. Kasi meron akong favorite vlogger na si Mami Ann, si Mama Ann, si Ann Clutes. Talagang magaling from house mom lang siya noon. Kumbaga parang dumating sa point niya na parang bakit kailangan kong maging yung inayos niya yung buhay niya, inayos niya yung kilay niya. Nag-start lang siya sa pag-ano ng kilay. And now, nasa anak siya. Sobrang dami niya nang napundar because sa vlogging niya. And
Ang dami niya rin sinishare sa daily vlogs niya. Nakakatuwa. And she's one of my favorite. Tapos, isa pa ba sa mga mommy na favorite ko, si Purple Harris. Favorite ko din sila. Basta ang dami nila. Sila Kel Palomo, si mommy, si Via Austria. So, one of my favorites. Sila talaga yung mga favorites ko talaga kasi mga mamsi na sila. So, kung ngayon, eh, gusto mo mag-share, share ka lang, share ka lang. Along the way, I know some will not like our videos, some will not support us. But, it's okay, it's okay. Kasi, ganun din naman sila eh. Minsan nga, kung sino yung kapamilya mo, sila pa yung hindi nagsusuporta sa'yo. Kailangan mo pang pilitin sila, hoy, panukurin nyo naman yung videos ko, hoy, supportahan nyo naman yung videos ko. Mag-comment naman kayo, mag-likes naman kayo, hoy, magtsagaan nyo naman yung videos ko. Parang minsan kailangan nyo pang i-ganun, i-push pa eh. Pero, along the way, hindi natin malalaman. Basta sabi lagi ng mga small creators or content creators na katulad ko, lagi nilang pinapayo yung mga nag-earns na ngayon na huwag kayong sumuko, huwag kayong problema, mag-post lang ng post ng videos, hindi, you never know, hindi mo alam kung ano ng videos na magba-viral. So, let's support each other, guys, kung gusto mo na mag-upload, mag-create kayo ng page, mag-create kayo ng page nyo. Kasi ako, meron akong, yung personal account ko plus yung page ko, hawak ko yon. So, both parehas kung ano, and for monetization na yung daily, Facebook page account ko. Kaya lang, kailangan may aayusin lang ako. Kasi guys, bawal tayong makialam sa politics. Huwag tayong mag-post ng mga things na ipapast-check ni Meta. So, kailangan, yung ipopost lang natin is yung sarili nating videos na hindi labag sa mga policies ni Meta. So, yun guys, start na ngayon. Tapos, yung sa Reels pala, mas maganda pala, huwag na tayong gumamit ng Facebook sound. Oo, maganda sana yung binibigay na lang music, akala ko ano. Yung pala, tapos yung TikTok natin, hindi pala pwedeng i-upload sa Reels kasi pag nag-apply ka na ng monetization, parang isa yun sa mga mare-restrict. At kung ma-monetize ka man, hindi yon magkakaroon ng ads. Magiging yellow or red siya. So, yun guys. Later, magbukas tayo ng product. So, yeah. Thank you so much. Bye. God bless.